kapatid, pasimulan na tayo sa ating Bible study. Manalangin muna tayo. Praise God, kami nito. Ang panalang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa gabing ito, Panginoon, at binigyan mo naman kami ng panahon, kalakasan, Panginoon, para kami po makapagpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo sa bawat isa sa iyong mga anak. Kaya napakabuhim at napakadakila sa aming buhay. Kaya sa gabi nito, Panginoon, man, Panginoon, ang aming mga gagawin, Panginoon, ito po ay para maluwalhati po namin kayo. At meron din po, Lord, sa gabi nito, dinudulo namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Ano man ang aming mga nagkasalang nagagawa sa araw-araw, Panginoon, oras-oras, Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran. Pagkasalanan malaki o maliit, sinasadya man ito, Panginoon, kung hindi, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo. Maraming maraming salamat, Lord, sa kapatawaran na patuloy mong ibinibigay sa amin. Maraming salamat. At ganoon din po, Lord, sa apat na sulok ng taong ito, Panginoon, aming ipinaglilinis sa iyo, Lord, na lahat ng mga espiritu, Panginoon, na hindi mo katuuban na nasa taong ito, Lord, aming pinapagoy, pinapalayas, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ang espiritu na walang ganang pakinginig ng iyong mga salita. Espiritu ng pagkaantok, Panginoon, aming pinakawin ito, Lord. In Jesus' name. Wala po kami ibang inaanyayahan, kundi ang iyong santong espiritu na patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Pagkapuspusin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At ganoon din po, Lord, sa iyong anak, Panginoon, na gagamitin ngayon na magkayag ng iyong mga salita. Patuloy mo siya, Panginoon, na pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Gamitin mo po siya, Lord, sa pagkahayag niya ng iyong mga salita. At sa mga salita niya, Panginoon, na iyong ipapahayag sa amin, hindi lang namin ito mapakinggan, kundi may sa pagkaparan ng ating mga buhay. Lord, maraming maraming salamat. Maraming salamat. Kaya sa gabi ito, Panginoon, wala kaming itinataas kundi ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya lahat ng ito, Lord, ay aming tinataas lamang sa iyong dakila at makapagyarihan. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Po muna natin ang Lord sa pamagitan ng pag-awit na po alalahanin natin ang kailanman ay hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Muna tayo ni Brother Angel. Patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon. Thank you.
Diyos. Ibat lakas. Ibat lakas. Kapayapaan at kapayapaan. Ay nangyay sa landas. Natin ay kanyang tutubili. Po, tayo po ipabasa po na sa Unang Timoteo 6:6-8. Ito po ang ating teksto sa gabi ito. Sabi po sa verse 6, kung sa bagay, saik pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan, ang mayaman. Daig daw po. Ano po. Verse 7, ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito. At wala rin tayong madadala pag alis dito. And verse 8, kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Kaya pwede na po kayong makaupo, basbasan ng Lord ang ating pag-aaralan at ang yung lingkod na gagamitin sa gabing ito. Yan. So, nung nakaraan po at pinag-irali natin ay ang peace. Ano po? Pwede ba natin sabihin sa ating mga kapatid na peace be with you? Ayan, peace be with you. Sa sarili po kaya natin sabihin na nasa akin ang kapayapaan ng Diyos. Napayapa ako sa lahat ng oras. Sabi nga po dyan, di ba? Na daig daw po ng taong banal at kontento sa kalagayan ang mayaman. So, yun po yun eh. So, bakit po tayo ay nawawala ng kapayapaan? Bakit hindi tayo nagiging payapa palagi? Kasi nga po, madalas na naghahanap tayo ng wala sa atin. Diba? Sabi ng mga pilosopo, syempre, ano ba ang hahanapin kundi yung wala? Pero sa totoo lang po, ang gusto po ng Panginoon ay tayo po ay nasisihan kung ano man po ang nasa sa atin. Yun po, para tayo magkaroon ng kapayapaan sa buhay, kailangan po marunong tayo makontento sa buhay. Yun po yung pag-aaralan natin ngayon sa hapon ito, sa gabi ito. Topic natin ay contentment. Is a must. Ayan. It is a must. Ibig sabihin, dapat kontento po tayo. Na wala na po ano pa dyan. Na, po ano-ano pa. Basta dapat daw po makontento tayo. So ang tanong, bakit? Bakit daw po dapat makontento ang tao, ang isang tao, lalo na tayong mga anak ng Diyos? Kailangan tayo muna sa atin nakikita yung kakontentuhan. Why is contentment a must for us Christians? Number one, bakit daw po? Because ano ang dahilan? Whatever we are and whatever we have are from God. Ayan. Yun po yung dahilan. Bakit dapat tayo nakukontento? Ano man yung meron tayo ngayon? Napo? Yan po ay galing po sa Diyos. Sabi diba sa pinasa po natin sa 1 Timothy 6:7, ano po ang sabi? 1 Timothy 6:7. So, yun eh. Diba? So, ang ibig sabihin, kaya sabi, whatever we are and whatever we have are from God. Kasi nung tayo ipinanganak, wala naman talaga tayong daladalang kahit ano. In fact, kubad nga po tayo. Di po ba? Meaning, kahit damit, wala. Hindi tayo pinanganak, nakadamit agad-agad tayo. Di po ba? So, kaya kung ano man po yung buhay natin ngayon, simagmula nung tayo isilang hanggang ngayon, ano man yung naging katayuanan natin, ano man yung status
status na ng buhay natin ngayon, ano man yung meron tayo ngayon, lahat ng yan ay pag-aari ng Diyos. Kasi nga, wala naman tayong pag-aari, hindi po ba? So, ibig sabihin ko, ano man yung meron sa atin ngayon, galing yan sa Diyos. Sabi sa Awit 24 verse 1. Diba? Napakaliwanag po niyan. Meron ba tayong pag-aari? Wala. Kasi lahat, kanino? Sa Diyos, pag-aari lahat ng Panginoon. Kung ano man yung nasa atin, ang Diyos po ang may-ari niyan. Kaya dapat marunong tayong masiyahan kung ano yung nasa atin. Po, dapat hindi na po tayo naiinggit kung yung katabi natin, yung kapitbahay natin, kapatiran natin ay merong mga high-tech na mga gamit, merong mamahaling mga gamit, tayo ay wala. Dapat po kontento tayo kung ano. Dahil whatever we have, galing na yan sa Panginoon eh. Kaya dapat masaya po tayo, kontento po tayo. Lalo-lalo na, pinaka-importante yung binigay ng Lord sa atin, di po ba? Yung family natin. Meron tayong buong pamilya, masayang pamilya, maayos na pamilya. Dapat kontento na po tayo. Lalo na kung may hanap buhay tayo, may business tayo. At hindi lang yung ating basta biological family meron, kundi meron tayong spiritual family. Ayan, nakakatabi nyo po yan. Ito yan po yung mga kapatid natin sa ating Panginoon. So dapat po, yan po yung mga nagbibigay ng kakontentuhan o kasiyahan sa ating buhay. Hindi naman po ibig sabihin na pansin natin, oh, makontento ka na sa kung ano yung meron ka eh. Hindi na tayo kikilos kasi yun na lang yun. So hindi naman po yun ang ibig sabihin. Pwede naman tayong maghanap buhay, pwede naman tayong mag-invest pa rin po. Dahil kung yun naman po ay kalooban ng Panginoon, magpa-prosper. Yun po yun, di ba? Kaya ang Diyos din po ang magpapala niyan. Kaya dapat in everything, dapat makontento po tayo. Kasi yung contentment is acknowledging God's goodness to us. Yun po yun eh. Ina-acknowledge natin, kinikilala natin na ang lahat ng ito ay kabutihan ng Diyos. Kaya tayo na po kontento. So kung galing po lang sa sarili natin, di tayo na i-strive pa kasi iniisip po, ay ako yung nagpapakahirap eh. Kulang pa ba itong pagpapakahirap to? Bakit hindi ako magkaroon ng ganito? Yun po yun eh. Pero pag nasa isip po natin, galing ito sa Diyos, masisiyahan po tayo. So, yun po yung ibig sabihin. Huwag na po tayo puro reklamo, hanap ng mas malaki, mas marami, mas masarap, puro mas. Ang dapat po, mas makontento muna tayo para mas marami ang ibigay ng Diyos. Yun po yun. Number two, ano pa daw po? Because life is not always a bed of roses. Yan. Ang ganda-ganda naman talaga tingnan ng roses. Kaya parang gusto natin ang buhay natin ay bed of roses. Pero kung yan lang po yung titignan natin, maganda. Pero, meron po mga tinik yan. Di po ba? Napaari makasakit po sa atin ang bawat tinik yan. Yun po yun. Ibig sabihin, na po, na hindi lang po puro ganda ang nakikita natin sa roses, hindi lang puro kasiyahan, meron din siyang tinik na pwede makasakit sa atin. At ang roses, maganda lang habang sariwa. Nalalanta din po yan. Di ba ba? Katulad din ng buhay natin yan po. Hindi laging sariwa, hindi laging maganda, no po? Hindi laging nasa itaas, nasa ibabaw, hindi po ang buhay ay ups and down. There are times na talagang mapapahintulot tayo mapunta sa ilalim, hindi magandang sitwasyon, hindi yung favorable sa atin, there are unfavorable talaga na hindi natin nagugustuhan yung nangyayari. Pero dapat flexible po tayo na kung ano yung kalagayan natin, kaya nating maging contento kahit ano po yung kalagayan natin. Sabi nga, may kasabihan nga po, di ba, na kung habang maikli ang kumot, dapat marunong tayong mamaloktot. Ayan. Mga kabataan, hindi na alam yung kasabihan na yan. Po, hindi ibig sabihin na
pagkataon na ikli yung kumot, manghila ka ng kumot ng iba. Diba? Hindi po yun. Ibig sabihin, pantiisan mo muna yung maikling kumot na yan hanggang dumating yung pagkakataon, mabigyan tayo ng mahabang kumot na hindi na tayo kailangan mamaluktot. Yun po ang ibig sabihin nun. Tularan po natin si Pablo. Sabi po sa Filipos 4:11-12. Wala pong sound. Ayan, o, diba? Yan po si Pablo ang nagsabi niyan. Alam niyo po si Pablo, no po, dati siyang mayaman po siya. Ay pinag-aralan, may katungkulan. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, natuto siyang makontento sa buhay. Diba? Sabi niya, naranasan niya mabusog, magutom, sagana, talat. Pero ano daw? Natutunan niya ang lahat ng ito. Kontento siya anuman ang maging sitwasyon niya. So yan po, yan dapat na nangyayari po sa buhay natin. Ang hirap at ginhawa, dapat nakokontento po tayo. Bakit pinakahintulot ng Lord eh, sa tayo ay dumanas na mga ganyan para maging flexible nga po tayo. No po, para maging at ease po tayo, para kaya natin tanggapin ano man po ang mangyayari. Kasi hindi naman natin talaga alam eh, na hindi naman laging maganda talaga ang sitwasyon, di ba? Kaya dapat nagiging flexible po tayo. Then number 3, bakit pa daw po dapat tayong nakukontento? Because God assures us of His sufficiency. Ayan po yung siniguro ng Panginoon sa atin na sufisyente ang tulong na pwede niyang ibigay sa atin. Yun po yun eh. Hindi natin kailangan magpakanda hirap dahil pangako po ng Panginoon sa atin niya na sufisyente ang kanyang tulong sa atin. Diba? Siya nga yung may-ari ng buong mundo eh. Kaya kaya niya ipagkaloob anuman ang kailangan po natin. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 12:9. Ayun eh, diba? Ano daw ang tulong ng Lord? Sapat sa lahat ng pangangailangan mo. So, hindi lang po sa financial, no, hindi lang sa physical, kundi sa lahat, lalong-lalo na sa spiritual, na kung kailan tayo mahina sa ating pananampalataya dahil sa mga nangyayari, doon tayo kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Hindi naman natin mararanasan yung kapangyarihan ng Lord kung palagi tayo malakas. Di po ba? Hindi natin mararanasan, mararamdaman yung kapangyarihan ng Panginoon kung lagi tayong sagana. Kaya po tayo ay napaparanas po para tayo ay matutong magtiwala sa kanyang pangako na hindi po niya tayo pababaya. Sabi nga dyan, sufisyente ang kanyang tulong. No po. Yun po, kaya tayo na kumis ng kinakapos dahil nga sa puro reklamo tayo, hindi natin ina-acknowledge na yung meron na nga tayo, gusto natin mas pa. Mas gusto pa natin yung meron yung iba. Dapat meron din tayo. So, dapat hindi po tayo ganon. Dahil sabi nga, ang kaloob ng Panginoon ay depende sa faith po natin yan. Eh. Kung nakikita ng Lord na kaya natin ito i-handle, bibigyan po tayo ng mas malaki. So, ganun po. Maghintay lang po tayo. Kaya po, kayang-kaya ng Lord na sustain ang lahat ng ating mga pangailangan mula ng tayo panganak hanggang tayo po ay mag-end uli ang buhay po natin. Yun po ang sabi ng Lord sa Isaiah 46 verse 4. Isaiah 46 verse 4. Ako
Amen. O di po ba? Hanggang kailan? Hanggang pumuti ang buko. Kaya ako'y taliwalig-tiwala sa Panginoon. Kontento-kontento kahit hanggang pumuti ang buko. Alam ko na dyan po ang kalinga ng ating Panginoon. Diba? Kahit daw tayo tumanda, eh, ba? Takot-takot tumanda. Wala po tayong dapat katakutan dahil nga andyan ang ating Panginoon. Siya yung lumikha sa atin eh. Kaya daw ano daw, tungkulin niya na tayo po ay ipangalagaan. Tayo ay kalingain. Tayo ay ibigay kung ano ang ating mga pangangailangan. Alam po ng Lord ang lahat ng iyan. So dapat lang po marunong tayo makontento. Dapat yung tatlong yan ay lagi po natin nasa isip na tayo po ay narito, lahat ang nasa atin ay dahil galing po yan lahat sa Lord. Hindi lahat ng panahon ay parang bed of roses buhay natin. At higit sa lahat, di po ba, na tayo po ay ano daw yung pangatlo, inassure ng Lord na sufisyente ang kanyang tulong. So, paano tayo makontento? Yun po yung tanong. Gusto po ba natin yun na magkaroon ng contentment in life? Na hindi tayo laging hanap na lang ng hanap. Di po ba? Dapat contento tayo. So, paano po? Yan. Paano daw tayo? How to be content? Paano tayo makontento? Number one, live one day at a time with the Lord. Ayun lang, kailangan with the Lord. Ano daw? Live one day at a time with the Lord. Ayan. Dapat kung ano po yung para ngayon, yun lang po ang iisipin natin. O basta kasama natin ang Panginoon every day, yun lang po ang dapat nating intindihin. Itong araw na ito lang. Wag muna po yung bukas, wag yung sa hanggang isang linggo, wag yung hanggang isang buwan. Hindi po yan. Ang gusto ng Panginoon, kung ano yung araw ngayon, kung ano yung problema natin ngayon, yun lang po. Doon lang po tayo magko-concentrate. Sabi sa Matthew 6:34. Matthew 6:34. Oh yeah, di po ba? Yan po ang gusto ng Panginoon eh. Mag-concentrate lang tayo sa araw na to. Kung ano yung kailangan natin ngayong araw na to, huwag daw po natin ikabahala yung para sa araw ng bukas. Bakit? Hindi naman natin alam kung buhay pa tayo bukas eh. Di po ba? Hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas eh. Kaya enjoy na po natin yung buhay natin ngayon. Yan po yung gusto ng ating Panginoon. Masatisfy tayo, makontento tayo, ma-enjoy natin bawat araw na gawa ng Diyos. Diba, this is the day that the Lord has made. So, bakit iisipin mo na agad yung bukas? Eh, ito pa lang yung ginawa ng Lord ngayong araw na ito. Kaya nga po sabi niya doon sa ano yung prayer na, bahagi ng prayer na tinuro ng Panginoon sa atin. Tingnan po natin sa Matthew 6:10. Okay. Oh, ano daw? Para bukas ba? Yung bigay sa ating pagkain? Hindi. Yung para sa araw lang na ito, yan ang gusto ng Panginoon. Tinuro niya yan. Part ng prayer po yan. Nabigyan mo kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw lang na ito. Yun po. Diba kahit yung mga Israelita nung pinapadala ng Lord ng mana, good for one day lang. Ang dapat nilang kukuhanin. Nung merong kumuha ng more than that, ano, inamag lang po, hindi nila nakain. Kasi nga, ang gusto pa ng Panginoon kasi, araw-araw tayong lalapit sa Kanya. Araw-araw tayong hihingi sa Kanya. Araw-araw tayong makikipag-fellowship sa Kanya. Yun ang gusto ng Lord. Kaya, napinapaintindi lang niya, itong araw na to, kung ano yung problema mo ngayong araw na to, doon lang po, yan lang po. Yan lang yung hingin natin sa Panginoon, natulungan tayo, gabayan tayo. So, yun po ang gusto ng ating Panginoon. Kasi alam ng Lord na once binigyan po tayo ng good for one week, eh baka hindi niya po tayo marinig good for one week. Kailan tayo uli marinig ng Lord?
pag-umus na, pagkailangan uli natin. So alam ng Lord kasi ang isip ng tao, kaya yun ang gusto niya, to live one day at a time. Yan. Para maisabi ko nga kanina, parang na-experience po natin, na-appreciate po natin yung pag-ibig ng Diyos, yung katapatan ng Diyos. Pag araw-araw nakikita natin na kumikilos siya sa buhay po natin. O yun yung maganda doon. Na alam natin na every morning is a brand new day. Merong laging bago sa Panginoon. Tingnan po natin ang nasabi sa Lamentations 3:22-23. Lamentations 3:22-23. O, oh, diba? Great is your faithfulness. Every morning po yan. Bago ng bago ang katapatan ng ating Panginoon. Yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang compassion, never fails daw po yan. Kailaman hindi pumalya ang Panginoon sa atin. Kaya yun ang gusto niyang maramdaman sa natin, na everyday, bago ng bago ang kanyang ibinibigay sa atin. Ayan po. Every day is a brand new day with a brand new blessings. Sabi nga, di ba, sa isang awit natin, every day is sweeter than the day before. O, di ba? Ngayong araw na to, sweeter. Bukas, mas sweeter ngayon. So, every day, nagiging mas sweeter ang araw. Kaya yan po ang gusto ng Lord na ma-experience po natin yon, na every day ang kanyang goodness sa atin. Pangalawa, ano pa daw po tayo, paano tayo dapat na makontento, dapat daw po ay, number two, entrust everything to God. Entrust everything, hindi yung kung ano lang yung gusto natin. Nako, dapat lahat-lahat na pinagkakatiwala po natin sa Diyos. Bakit? He knows all our needs. Yun eh, alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kaya dapat ipagkatiwala mo sa kanya lahat. Baka kapamagpamakan, nahihirap, pansamantala, pwede naman natin ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Tingnan po natin sa Matthew 6:8. O, diba? Bago pa tayo humingi, alam ng Lord kung ano ang kailangan po natin. Kaya hindi po nakakaila sa Lord ang ating mga pangangailangan. Pero ang gusto ng Panginoon, humingi tayo. Kaya nga gusto niya everyday lumalapit tayo sa Kanya. Para nang ganon, yun po ay ina-acknowledge natin, kinikilala natin na siya yung source ng lahat ng kailangan natin. Na siya lang yung pwede nating lapitan. Kahit ano ang kailangan natin, meron ang ating Panginoon. Yun po yun. Be content because God has everything we need. Dapat lang, and trust lang natin sa Kanya. Dahil siya na yung bahala, diba? Kaya niya pong ibigay sa lahat ng panahon. Yan po yung sinabi sa verses natin last week, yung 2 Corinthians 9:8, sabi niya, pwede niya ibigay ang higit pa sa pangangailangan natin para sa lahat ng panahon. So, yun po yun eh. Kaya niya pong ibigay yun. Kaya dapat na magtiwala po tayo sa Kanya. Ano po? Sabi niya, bakit daw po tayo talagang magtiwala sa Kanya? Sa Philippians 4:19, amen. O diba? Sa pamagitan natin, Panginoong Jesus. Ano daw po ang yaman ng Diyos?
hindi mauubos. Kaya nga kanina sabi natin yung sufficiente ang Lord. May assurance siya na sufficiente siya. Bakit? Yan o, ang kayang niyang kayamanan ay hindi natin kaya kubusin. At kaya niya ibigay ang lahat ng kailangan po natin. Ang kailangan, magtiwala tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. So yun po. Dahil sufficiente, ano man ang kailangan natin, meron ang ating Panginoon. And number three, ano pa daw po, paano tayo dapat makontento? Yan, napakasarap talaga magpuri sa Panginoon. Be thankful in every situation. Yan, laging mapagpasalamat po tayo, whether good or bad, kailangan thankful po tayo because God is always to the rescue. Laging nandyan ang tulong ng Panginoon at all times na po, hindi lang po sa oras ng pangailangan natin, nandyan ang Panginoon, kundi sa lahat ng panahon, nandyan ang Panginoon natin. Sabi sa Awit 46 verse 1. Diba? Ano daw ang Diyos natin? Siya yung lakas natin. Siya yung kanlungan natin. Siya yung handang sumaklolo sa atin. Kung may kaguluhan, kung ano man ang kailangan natin, nandyan ang Diyos lagi po. Naghihintay lang po ang Lord natin. Kailangan lang, pakita po natin na kontento po tayo by being thankful. Diba? Kasi pag thankful ka talaga, pag kontento ka, magiging thankful ka talaga. Kasi ina-acknowledge mo nga na kahit ano yung sitwasyon, alam natin nandun ang Panginoon. Andun yung pag-iingat ng Panginoon. Kagaya nga, di ba? Yung lumipas na bagyo, di po ba? O, maraming hindi nakatulog, pero dahil kontento ka, peaceful ka, matulog ka, mahimbing. Yung ganun po ang Panginoon eh, di ba? Na kahit na nagkakagulo na, marami ng kaguluhan, pero tayo po, kung kontento tayo, tayo ay meron pong kapayapaan sa puso. Yun lang po ang kailangan natin na gawin, makontento. Bakit po? Gusto ng Panginoon maging thankful tayo, ano man ang sitwasyon natin, kasi that is the will of the Lord. Sabi sa 1 Thessalonica 5:18, o, di ba? Ano daw yung ipagpapasalamat natin sa pangalan ng Panginoon? Lahat ng pangyayari. Hindi lang yung magandang pangyayari sa buhay natin. Hindi lang po yun. Di ba? Yun daw ang gusto ng Panginoon na tayo ay mapagpasalamat kahit nandun tayo sa ilalim. Kahit hindi maganda yung ating kalagayan, marunong tayong magpasalamat. Sabi niya kasi bakit? Buhay ka pa eh. Eh magagawa ka pa. Di po ba? Yun po yun. Baka tayo makakapagpasalamat. Eh malakas pa naman tayo. Wala lang tayong sumablay lang tayo na isang meal. Sabi fasting. Di po ba? Yun, ganun lang po yun. Kontento pa rin tayo. Pero naniniwala ako, walang pinapabayaan ng Diyos katulad ng kinanta natin na hindi po tayo sumasala sa oras na wala tayong kinakain. Ganun po. Dahil mayaman nga ang ating Panginoon. Ako, lahat dapat ipinagpapasalamat natin kasi na-appreciate po ng Panginoon. Yung tayo ay sa kabila na nagdurusa tayo, nakakapagpasalamat pa tayo, yun po ang na-appreciate talaga ng Panginoon. Na in spite na may babibigay tayong sitwasyon, marunong pa rin tayong magpasalamat sa Lord, doon natutuwa ang ating Panginoon. Nalulugod po natin ang Diyos kapag tayo ay mapagpasalamat. Tingnan po natin ang sabi sa Awit 69:30-31. Verse 31, sa ganitong diwa, ikaw, lulugod, higit pa sa aing, pero inahandog, higit pa sa pagkakalang
diba? Yung pagpapasalamat daw doon, nalulugod ang Panginoon. Pag pinupuri natin ang Lord, awitan natin siya, nadadakila natin siya, napapasalamatan natin siya kahit po tayo ay nasa sitwasyon na hindi maganda, yun po ang kinalulugan ng Lord. Higit daw yan sa mga inahandog, higit sa mga kung ano man yung nakipagkakalob natin. Ang gusto ng Lord, yung pasasalamat na nagagaling po sa ating puso na po. Yun po yung kinalulugan ng ating Panginoon. Ayan. Sige po, di ba? Bakit mo nagagawa yun? Kasi kontento ka sa buhay eh. Alam mo na nasisihan ka eh. So ano man yung pinapahintulot ng Lord, masaya pa rin tayo dahil may reason ang Panginoon. May dahilan ang Panginoon kung bakit tayo kumisa napapahintulot sa kahirapan. May dahilan ang Lord. May gusto siyang makita sa bawat isa atin. So yun po yung pinag-aaralan natin pang GBS kung nakakarap tayo kay Pastor, di ba? Yung faith po natin. Yun po yung nililinang ng Panginoon. Kaya tayo ay, there are times na papahintulot po tayo sa mga, para sa tingin natin, hindi magandang sitwasyon. Pero yun po yung nagpapalinang, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya po, pagka po yan ay, sabi nga, di ba, ang makatiis ang mga liligtas, ang makatiis ang gawas ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, may pagtitiisan talaga tayo. O, dapat lang makita ng Lord sa atin, kontento pa rin tayo. Ano man yung pinapahintuloy niya sa buhay natin, kontento po tayo. So, ano magiging resulta pag nakikita ng Diyos na tayo ay masaya? No. Kontento tayo. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano daw po ang resulta? Ayan, dapat lagi tayong nakasmile. Ano ang resulta? God will never leave nor forsake us. Ayun po, ang napakagandang resulta. God will never leave nor forsake us. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yun. Pero di ba kahit tayo, pag yung kasama natin, sobrang mareklamo, di ba? Sobrang hanap ng kung ano-ano, di ba? Gusto natin iwanan. Ganon po eh. Pero pag pinakita natin yung contentment natin na masaya, kahit konti lang yung pagkain natin, kahit konti lang yung meron tayo, kahit hindi tayo ganyan mga updated, o hindi tayo talagang level up, pero contento po tayo, yan ang pangako ng Lord sa Hebrews 13:5. Amen. Yan, di ba? Pero ano daw ang dapat natin iwasan? Kaya sabi na dapat kontento tayo, iwasan natin yung maging sakim sa salapi. Bakit ba tayo hanap ng pera? Kasi nga, gusto natin na meron tayong ganito, meron tayong ganyan, meron tayong ganito, meron tayong ganyan. Yun eh. Pero pag kontento po tayo, hindi po tayo magiging sakim sa salapi. Yan po yun. Kasi kontento ka na eh kung ano yung meron ka eh. So yun po yung ayaw ng Panginoon na tayo ay nagiging sakim sa salapi. Ako. Siyempre, pag sabi ka, pag sakim ka sa salapi o gusto mo ng maraming pera, tiyak makakagawa ka ng masama. Kaya po, pinapaiwasan sa atin yan. Maging kontento daw po tayo kung ano ang nasa atin. Yan po, di ba? Para na sa ganon, hindi tayo iwanan ng Lord. Hindi niya tayo pabayaan. Kasi okay, ayaw mong makontento. Sige, magpakahirap ka dyan. Di ba? Lagi sinasabi ng pastor na kayod ng kayod. Ano nangyari? Ano na kayod? Sakit. Ayan. Kaya po sinasabi ng Lord sa atin, contentment is a must dahil ang Diyos ang bahala. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Yun po yun. Sufisyente ang tulong ng ating Panginoon. So, yung contentment po kasi, pagpapakita na matured Christian tayo. Diba sa tagal na nating Kristiyano,
hindi pa ba tayo kontento sa mga binigay ng Lord sa atin, sa lahat ng tulong ng Diyos sa atin, sa lahat ng ginagawa niya sa atin, hindi pa po ba tayo nakokontento nun? Hindi pa ba tayo nasisiyahan mula nang tayo makakilala sa Panginoon? Hindi po ba? So dapat sobrang kontento na tayo ngayon pagpapakita na matured Christian po tayo, pag ganun po tayo, kontento tayo. It shows that we are totally confident that the Lord is with us and He is true to His promises. Yun po yun eh. Parang talagang nasa isip natin, kontento na ako kasi alam ko naman, confident ako na kasama ako ang Lord. Nakikita niya mga kangailangan ko, hindi niya ako pababayaan. So yun po ang naipapakita natin pag tayo po ay kontento. At pag kontento po tayo, sabi ka, no, di ba? He will never leave us. Kaya dapat tayo din, para tayo maging, ano, para tayo maging kontento, hindi rin naman natin iniiwanan ang Diyos. Di po ba? Dapat ganoon po tayo, as long as we also remain in Him and in His Word, maaasahan po natin yung pangako na yan ng Diyos na hindi niya tayo iiwan. Kailangan lang, siyempre, di ba, nakakabit din tayo sa Kanya. Hindi tayo nawawala. Kung gusto natin ng supply ng Lord, dapat nandun ka, nakakabit ka sa Kanya. Hindi ka umaalis. Kasi mabawala yung supply ng Panginoon kung tayo po yung aalis. Kaya dapat manatili po tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita. Na every time na may gawain, lagi po tayo nandyan kasi alam natin na muli encourage ako ng Panginoon. Muli bibigyan niya ako ng mga verses na magpapatibay ng pananampalataya ko. Yun po ang nagagawa ng gawain ng Panginoon. Dapat hindi po tayo nagpapabaya, hindi tayo nawawala. Ito po yung last verse natin, makikita sa 1:15:7. Yan. Napakaganda po ng pangako na yan. Sige po. Sige po, sis. O, diba? Kailan natin pwedeng hingi ng gusto natin? O, kailan pwedeng ipagkaloob ng Lord? Kung nananatili tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Yun po ang kondisyon. Dapat nananatili tayo sa Panginoon. Hindi lang yung pagka may kailangan lang tayo, tsaka lang tayo makikita ng Lord, tsaka lang tayo marinig ng Lord. Dapat hindi po. Ang kontento, diba? Sabi nga natin, meron o wala, nandiyan tayo sa Panginoon. Meron o wala, nandiyan tayo para makinig ng salita ang Panginoon. Kasi diyan tayo magkakauni sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon. Hindi lang kahit hindi po yung actual na pera agad na kailangan natin ay padala ng Lord, yung kapayapaan, yung kakontentuhan ay bibigyan niya sa atin once na tayo po ay nakikinig ng kanyang salita. Yung peace na nagagawa at tayo po ay nasa gawain ng Panginoon. Nakakapagpahinga tayo kahit kanina marami tayong problema, pero ngayon na nandyan po kayo, nawawala yung problema. Kasi po, yun po ang binibigay ng Panginoon sa atin. Diba? Yung kapayapaan na masolve whatever yung problema po natin. Yan po ang kagandahan pag hindi po tayo nawawala sa gawain. Kasi po ang gawain, ang instrumento ginagamit ng Lord para po tayo ay to be by lumago sa pananampalataya o sa bagay na spiritual. Kaya yun po yung mga dahilan kung bakit dapat tayo makontento, kung bakit to contentment is a must po. Yun po yung pagka po tayo ay contento, pag nagawa po natin yung contentment na yan sa buhay po natin, we can rejoice. Ayan, yun yung kasunod nun eh. Mga kapag-rejoice ka na, di ba? Kasi kontento ka na sa buhay. Pag kontento ka na, hindi ka na magmamaktol pa. Hindi ka na lahagi na kasi bangot. O, di po ba? So, yun po yung kagaya kanina yung nandiyan, yung smiley, dapat ganun po tayo. Pag sa kontento po tayo, lagi tayong may ngiti sa ating mga face. Ayan. Kaya, pinagpala po ba kayo ng Panginoon sa video? Hello.
Naka-mute kasi kayo. Pinagpala po ba kayo? May natutunan po ba kayo sa tinuro ng Panginoon? Amen. Yan. Kaya po ba natin makontento na kahit wala po tayo pagpapala ngayong araw na to? Amen. Eh, hindi naman mawawala. Hindi po ba? Lalo na nandyan kayo, umaten kayo. Hindi po ba? Hindi po. Misa, di ba sabi nga, sinusubukan na naman tayo kung misa ng Panginoon eh. Titingnan lang niya kung mananatili ba tayo. Kaya yan. Salamat sa Panginoon at tawa nga po. Magawa natin ang itinuro ng Panginoon sa atin. Tatlong bagay lang naman po yung pinapagawa ng Panginoon para tayo ay makontento po sa Kanya. Ano yung number one po na dapat natin gawin para pakita natin na kontento po tayo? Ano yung number one? Ano po? Live one day at a time. Ano yung araw na ito ngayon? Yun lang po ang isipin po natin. Pangalawa, entrust everything to God. Yan. Kasi alam niya kung ano yung kailangan po natin. Kaya entrust po natin sa Kanya lahat. And number three, be thankful. Lahat kita ay magpasalamat. Yan. Hindi po, tayo na po tayong lahat at palapakan natin ang Panginoon sa lahat ng kabutihan po niya sa atin at pagkain po natin ang isa pang napakagandang pangako ng Panginoon. Na-memorize na po ba natin yung Psalm 91 na yan? O, isaan po natin basahin Psalm 91. Tayo pong lahat. Psalm 91, verse 1. Siya na gandang kapupo ng katastasan at nangyayin sa kanyang mga kapangyarihan. Kapag sasabi sa kanyang Panginoon, O God, tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo po pinagkiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang labitag, at kahit anumang mabigat na talot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa dibing ng kanyang malabay na bakbak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Minsan pa mang darating na salot pagkagat ng dibing, di ka matatakot sa kahamamang araw kung tumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamakil at sa panunood iyong mamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusa. Kapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagtanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y tataas-taasan, di mo aabutin ikaw yung pahamak, at walang daratay kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming hangin, siyang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo pat silang magtataas nang hindi masakta ang mga paano sa gatong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyon, asa babagsik, di ka maano sa pakikiyentet niyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y ikilang din. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at umahilain ay sasakdoloan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararating. Sila'y bibigyan ko at gagaling palaan ng mga pangbuhay at nakatiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtas. And amen. Lord, ipo tayo pong lahat.